sa mga maaabutan natin ng pagkain. Ngayong gabi na bibigyan tayo ng konting makakain ng mga maaabutan natin sa daanan at homeless person. Tara! Ito na sa ano? Ito sa baksyo na. Kape lang to. Kape niya. Alright. Ito na nga quarantina. Bibigyan natin sila ng share ng birthday natin. So, bili tayo sana ng cake. Kaya lang, sarado na nga. Hindi na tayo nakabili ng cake. Kaya, punta na lang kami ng Quezon Avenue, papunta dun sa kanilang tinutulugan. Kawawa kaya sila. Natutulog lang sila dun sa may bangketa. Katabing-katabi lang mismo ng simbahan, ha? Napakalaking simbahan ng Santo Domingo. Diyan sa may ano yan, kanto halos ng Biak na Bato at ng Quezon Avenue. No, dito sa Quezon City. Oo, hindi ka pa kasi pwedeng sumama kasi maliit ka pa. Eto nga, pagdating namin dito sa lugar, wala sila. Kaya, alam nyo, hanap pa na naman uli, gaya nung nakaraang linggo. Pero, at least kahit pa paano, may idea na kami dito kung saan namin sila pwedeng ipagtanong or kanino namin pwedeng ipagtanong etong maglola. Yun. Tapos, dito, buti na lang, yung una naming pinagtanungan din nung nakaraan kung saan namin sila natagpuan, yung mga nagtitinda-tinda, naituro niya sa amin na nandun na naman sila doon sa may puno ng akasya. So yung puno ng akasya, yun yung katapat lang ng ng LTO. Okay, LTO Santo Domingo. Yan. Alam niyo ho, habang binabaybay namin ito, iniisip namin ito . Ako iniisip ko talaga, ano na naman kayang itsura ng yung klase ng kanilang tinutulugan, ano na naman kaya yung, alam niyo yun, yung sitwasyon nilang maglola, and then paano kapag kaumulan, yung ganyan sitwasyon na ito nga nung pagdating namin sa party na to, wala sila, hindi namin nakita rito. Kaya sabi ko, kako, sige, ikutan natin doon nga sa sa may LTO. Baka sakali na andun. Yan. So, balik kami. Yan, paggawi. And then, dito sa may, malapit doon sa may kanto, yung kung saan namin sila natagpuan nung nakaraang linggo. Then, pinagtanong namin ulit. At sabi sa amin, at nakilala kami, sabi sa amin, naandun sila sa may, dyan sa may gilid, sa may kanan, sa may akasya. So, kaya sabi sa kapatid ko, alam mo, mabuti pa, diretsuhin na natin, punta na tayo ron. So, ito na nga, nadat na namin sila. Kasi itong mga tao na nandito po, babagamat mga malulusog yung mga yan, mga street dwellers din po sila, mga homeless. Ngayon, ito ho yung sitwasyon ng maglola nung madat na namin. Ito yung tindahan nung una namin silang nakita na naka-sidecar. Ng pinaka parang cover nila rin sa gilid ng Santo Domingo. Yan. So ito yung anak ko, si Pink, na talagang aligagang sumama sa akin nung nakaraan linggo din, kasama ko rin siya. Kasi si Doraemon hindi available. So ngayon, ito yung pasensya na kayo, madilim ha, kasi wala tayong wala tayong bit-bit na bang tawag doon, parang at least pang ilaw. So ito yung sitwasyon nila, lola, maaninag nyo rin. Ganyan ho kadilim yung lugar nila. And then etong bata, katabi niya yan, yung 1-year-old. At tawag dito, meron siyang isang katabi pa na bata rin. Andiyan kasama niya sa may
pinaka parang tent nila. Ang pinaka ambubong po ni Lola rito ay ano, trapal. Yung ginagamit sa construction, yung kulay blue, tapos yung kabilang side, the orange, yung ganun. Wala akong dingdingan yan. So kung may lamok, bahala kayong makagat ng lamok. Kakamot-kamot nga si Lola. And take note po, kung medyo malakas ang boses namin dito magkapatid, kasi nga, ito kong matanda ay mahina na ang kanyang pandinig. Kaya ini-instruct din kami ng mga tao sa paligid, ng mga anak niya na ano, mahina na yung pandinig niya. Ng vitamins. Opo. Siya po. Ang hapunan. Sige po. Iniinom po nga eh. Ayun. Si nanay sabi niya may problema siya sa ano, hingal. Ha? Hingal. Oo nga. Pwede niyo kasi. Sakit po yan sa baga. May hindi, baga. May hindi po yan ano sa ano niya dati. Kumustan? Kumustan? Pag sinusun po yung ano niya. Sakit po sa puso. Ganun po. Sakit na lang talaga yung puso. Sakit po si nanay. Baga ano siya? May ano? Pag ano siya, sinusumpong sa sakit mo, nangihina siya, tapos parang galit na galit siya. Siyempre, masama sa pakiramdam. Sa baka kasi may sikpi yung ano niya pag-uwi. Ganito, may dala kami rito ang ano, spaghetti. Inaano kasi kami doon, ang inuhuli kami na gano'n. Ay! Paspis ka, ano, mama to pa. Oplan. Hmm. Sige, ilan kayo rito ngayon? Paano magkakasya? Ay, apat na po sa ano, anim. Anim, okay, tamang-tama. Sige, Pink, pakikuha na. Tubig. Saka yung tubig. Nasa ba? Kukunin ko lang yung bag, ha? Yun. Kunin niya rin. Aso yun, hindi yung puso. Alam ko pa, rin mo. Siya na yan, dark night yan. Ay, buknod, balik. Nakikisala ka rin, buknod. Nakita mga agad. Ay, niya tayo. Ay, ato nagkabantay. Buknod! Nakamot sila ka. Lawin yan. Ay, dami pa rin. Dami ng hirap. Oo, pa. Ay! Salbahay ka! Dalawin mo muna dun, mama mo. Tira, hinanap ko siguro. Dito mo na pwede yung patong. Dito mo na ipatong sa ano, higyan nila. Baka mabuhos pa yan. Sila yung bata, baka magaling yung bata yan. Ay! Huwag nang pakakalala. Hinanap siguro yung kamera. Opo, pinitahan namin kayo dun. Tsaka rito sa gilid. Dito mo lang. Sige. Sabi natin dito kayo sa balite. Yun yung nakakaawa naman sila. Dito lang sila nakatira. Malipat-lipat din sila kapag once na tinaboy sila na naman ng mga barangay, at naman sila ibang mga sisulungan. Pilang po yan. Apo, thank you. Dito pero lang sila sa isang bakanting lote. Bye-bye. Bye-bye. Balikan mo yung... Oy! Nanay! Yun. Sabi ko na nga ba, salbahay ka na naman eh. Yung kanin baka may tang. Yung kanin kasi. Yung kutsara, Pink. Nasa kanila na, okay. Oh, may pagkain dyan. Mama, tignan ko pala kayo. Paano? Pagkain. Oo, pagkain ka. May gatas na ba yung bulilit niyo? Huwag alam ko. Ayun, tama-tama. Take lang. Paano? Ala! Tara na. Okay, sige po, sige bye. Po. Sige naman ang kakain ngayon. Bye-bye, Nay.